Pangako sa Panginoong Jesucristo, sabay-sabay po natin bigkasin right now. Ipamumuhay ko si Jesus bilang aking Panginoon at Tagapagligtas. Siya ang aking kanlungan sa oras ng problema at kahirapan. Siya ang aking pag-asa sa panahon ng kalungkutan. At ako'y nangangako na hindi ko hahanapin sa ibang lugar, sitwasyon, tao, kayamanan man. Ang lahat ng awa at biyayang tanging kay Kristo ko lamang matatagpuan. Pinag-uusapan natin mga kapatid, huwag ka lang nagsisimula. Don't just start, let's finish it. Okay? Ano pong sabi ng Acts 20 verse 24? Okay? Sabi po ng salita ng Panginoon, basahin natin, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I may finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord to testify the gospel of the grace of God. Father, we thank you. Naalala namin si Johans Rosales na may sakit, may sipon, kayo po magpagaling, magpalakas. Ganun din po ang ilan namin ang kapatid. At kausapin mo po kami, turuan mo kami, bigyan mo po kami ng kahabagan at kawaan. Kayo po nawa ang maluwalhati at may taas. Kayo po ang mabigyan ng karangalan sa aming pananambahan. At tulungan po na kung may mga mali sa aming buhay, itatama po namin. At tulungan pong makita namin na kami po'y nagpapalakas sa iyo. Bigyan mo kami ng kahabagan at kawaan sa pangalan ni Kristo Jesus. And all the people say, please be stand. Thank you very much. Okay? Gusto ko hong maintindihan nyo, there is more to this life than just existing. Hindi ka dapat nag-i-exist lang. Hindi ka dapat namimili lang sa palengke. Hindi ka lang nag-aaral. It is more than that. Okay? It is more than living, retiring, and dying. You were made for a purpose. Okay? Nilikha ka ng Panginoon for a reason. Okay? At ang Diyos ang sabi that, you know, I put you on earth for a great reason. Kanya kung titignan mo po, ang sabi po ng Ephesians 2.10. Tignan niyo po. Okay? Sabi ng Ephesians 2.10. Okay? Sabi po ng Word of God. Okay? At ikaw ay aking workmanship. Okay? Ikaw ay aking nilikha. Okay? Kay Kristo para gumawa ng mabuti. Okay? Na inordinahan ng Diyos na dun ka dapat lumakad. Ibig sabihin, ito ang layunin ng Diyos. You're not just here to exist, to retire, to live, to buy things. No, God made you as a workmanship. Okay? Ikaw ay nilikha para gumawa ng mabuti. Pero hindi mangyayari yan. Okay? Kung di mo maintindihan yung sinabi sa verse number 1 ng chapter 2 ng Ephesians. Anong sabi ng Ephesians 2:1? At kayo'y binuhay niya, okay, na mga patay dahil sa kasalanan at pagsalangsang. Ibig sabihin, sa harap ng Diyos, okay, tayo pong lahat ay patay. Okay? Patay tayo. Eh, pastor, nahinga ako. Yes. Physically speaking, you're alive. Physically speaking, namamalengi ka, nagtitinda ka, nagtatrabaho ka. But spiritually speaking, sabi ng Panginoon, you're patay. Patay ka. Ano sabi sa verse 2? Okay? Ano sabi sa verse 2? Ephesians 2, nasaan man nakalipas na parun, ikaw ay lumalakad sa takbo ng sanlibutan ayon sa prinsipe ng kapangyarihan at sa espiritu na gumagawa sa mga anak ng masuwayin. Okay? Ano sabi sa verse 3? Okay? Na ikaw, ang iyong pamumuhay ay punong-puno ng pita ng laman. What does it mean? Yung gusto ng laman, okay? Manloko, maglaseng, magbisyo, at yung naisin ng laman at ng isip mo, yun ang ginagawa mo. Ikaw ay naging anak ng galit, okay? Naging anak ng galit. Ano sabi ng verse number 4? Okay? Pero ang Diyos na dakila at mayaman sa kahabagan, minahal tayo. Bakit po? Anong sabi niya sa verse number 8? Okay? For by grace are you saved through faith. Hindi niya nais na nabuhay ka lang. Hindi niya nais na nag-exist ka lang. Gusto rin niya na ikaw ay maging bahagi ng kanyang family. Kanyang sabi, dapat sa biyaya, ikaw ay maligtas sa magitan ng pananampalataya. He wants you to be a part of His family. Okay? Hindi ka pwedeng maging bahagi ng family of God if you are not saved. Okay? Anong sabi ng John 1.12? Okay? Tignan mo sabi ng John 1.12. Okay? Sabi ng Word of God, at marami ang nagsitanggap sa Kanya. Okay? At ang mga nagsitanggap sa Kanya, binigyan niya ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos. Okay? Kaya nga, maging sa mga naniwala sa Kanyang pangalan. Ibig sabihin, pag hindi mo pa tinatanggap si Kristo ang tagapagligtas at hindi mo pa naranasang ikaw ay maligtas, hindi ka anak ng Diyos. Nilikha ka lang ng Diyos. Okay?
Kanya kinakailangan malaman mo, ako ba'y naging anak ng Diyos? Siya ba'y tinanggap ko ng tagapagligtas? Ako ba'y binigyan na ng Diyos ng karapatang maging anak niya? Tignan mo ha, ang sabi ha, at dahil marami ay nagsitanggap, sila'y binigyan ng karapatan, ng kapangyarihang maging mga anak ng Diyos. You know what I'm saying? So, pag ikaw ay hindi pa naligtas, dalawa lamang po, mga kapatid, ang klase ng tinatawag na kapanganakan, physical birth. I was born July 14, okay? That was my physical birth. Pinanganak ako ng nanay ko, okay? My spiritual birth was February 10, 1985, okay? That was 36 years ago. Pinanganak ko, I have two, okay? Birth, dalawa ang kapanganakan ko. Bakit po? Sabi kasi ng John chapter 3, okay? Verse number 7. Ano sabi ng John chapter 3 verse number 7? Huwag kang magugulat. Sinasabi ko sa iyo, kailangan kang maipanganak na muli. Okay? You need to be born again. Bakit? Ang pinanganak sa laman. Ang pinanganak sa espiritu. So ibig sabihin, pag hindi mo pa tinatanggap si Kristo, ando dun pa rin yung tinatawag na ikaw ay hiwalay sa Kanya, hindi mo kayang dalhin ang sarili mo. Kanya sinabi ng Word of God, for by grace are you saved. Okay? Through faith. Hindi sa iyong sarili. Ano sabi ng 2:9 na Ephesians? Okay? Ito'y kaloob ng Diyos, okay? At hindi sa iyong sarili. Okay? Ito'y kaloob. Hindi ito pagmamalaki mo na Kanya ako pupunta sa langit kasi mabait ako, sinusunod ko yung sumpo. No. No amount of good works will bring you to heaven. Okay? Pag na-save ka, pag nagsisi ka, okay? Kanya nga sinasabi ko lagi, okay? We are all sinners before God. Anong sabi ng Romans 3:10? For all have sinned and come short of the glory of God. At dahil tayo makasalanan, hindi tayo nakaabot. We are come short, kapos, okay? Pero sinabi ng Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan. Mapapahama ka, mapapahiwalay ka. Kanya huwag mong antayin, okay? Naabutan ka ng kamatayan. Ako naniniwala ako sa buhay ni Pinoy, bago siya namatay, naabot siya ng ebanghelyo. Okay? May nagbigay ng gospel tracts. Okay? Nabigyan siya ng babala kasi hindi gusto ng Diyos na may taong ipinanganak na hindi naabot ng ebanghelyo. Ikaw lang mamimili, tatanggapin ko ba yung alok ng Diyos o hindi? Am I right? Tatanggapin ko ba? Okay? Lahat yan, binigyan ng pagkataon ng Diyos. Kasi sabi po ng Panginoon sa 2 Peter chapter 3 verse number 9. Tignan mo ha? 2 Peter chapter 3 verse number 9. Sa kanyang salita, ano sabi? Ang Diyos ay hindi pabaya sa kanyang mga pangako kagaya ng ibang mga tao, kundi siya'y matiisin sa atin at hindi niya nais. Tignan mo ha? Hindi niya nais na ikaw ay mapahamak. Hindi niya gustong ikaw ay mapunta sa impyerno. Hindi niya nais na ikaw ay mapahiwalay, kundi ang nais niya, lahat ng tao ay magsisi. Do you understand what I'm saying? Hindi desire ng Diyos na mapahamak ka. Hindi desire ng Diyos na magkasakit ka. Hindi desire ng Diyos na maghirap ka. Ang desire niya, pagpalain ka. Kanya lang ito. Matigas ulo natin eh. Am I right? Matigas. Oh. Ano sabi niya? Hindi ko gusto at hindi ko ibig na mayroong mapapahamak. Kung di ang lahat ay magkaroon ng repentance. What does it mean? A change of mind. Yung makikita mo, teka muna. Hindi nga ako ligtas. Okay? Kailangan tanggapin si Kristo. Bakit po? Kasi makasalanan tayo. Kanya nga sinasabi ng Romans 5:8, di ba? But God commended His love toward us. Pinakita ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin na nung tayo makasalanan pa, okay? Nung tayo makasalanan pa, si Kristo namatay para sa atin. Ibig sabihin, nakita niya yung lihi mo, yung baho mo, yung pangit sa buhay mo, and yet, He loves you. At ang kagandahan dyan, He died for you. When I heard this 36 years ago, nawindang ako eh. Okay? Sabi ko nga sa inyo, imagine, alam ng Diyos ang lahat ng lihim ko, minahal niya ako, samantalang yung nanay ko, pinamagay ako. Samantalang yung tatay ko, hindi ko narinig na sinabi niya, I'm proud of you. And then, here is God. He knew everything about me, and He died for me, and He loved me. Ah, tatanggapin ko na itong Diyos na to. Tatanggapin ko na siya. So ako'y nagpasya. Okay? Ano sabi ng 1 John chapter 5, verse 11? Ito ang patutuo na ang Diyos ay nagbigay sa atin ng buhay na walang gan. At ang buhay na ito na kay Kristo. Wala sa relihiyon, wala sa mabuting gawa. Natatawa nga ako nung Monday, meron kaming Zoom meeting ng DepEd. Si Doktora Ofelia Mampusti, sabi niya ako ho ay principal ng Malate Catholic School, girls department, at saka ng men's department. Eh sabi ko, ma'am, sabi ni Princess, ma'am, mayroon ho atang tanong si Bishop Sauco.
Sabi ko, wala akong tanong, attorney, kanya lang, gusto ko lang sabihin, I grew up at Malate Catholic School. Oh, ganun ba? Oo, ang principal namin, si Miss Evaristo, higpit ho nun eh, sabi ni Ma'am Pusti. Sabi niya, talagang binulgar mo pa si Mama. Sabi niya, kilala ko ho yun, nakasama ko siya. Pero ako naging bahagi, estudyante, ikaw teacher ka, tama? Oho, kanya ako, galing ako dyan, okay? Ako'y galing sa Malate Catholic School, okay? Doon kami tinuruan ng lahat. Pero hindi kami napunta at papunta sa langit kasi alam namin ang Hail Mary, dahil alam namin yung misteryo. No, kasi tinanggap namin si Kristo ang tagapagligtas. Okay? Ano sabi ng Romans 10:13? Ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Lord, ako'y makasalanan, mapapahamak, at hindi ko kayang dalhin ang sarili ko. Pag ginawa mo yan, bibigyan ka ng Diyos ng buhay na walang. Pag ginawa mo yan, patatawarin ka. Pag ginawa mo yan, bibigyan ka ng kapangyarihan na ikaw ay magpatuloy at matatapos mo ng may kagalakan yung takbuhin na meron ka. Kung inyo pong natatandaan, sinabi ko sa inyo noong karaan, meron pong isang runner noong 1968 sa Mexico City. Siya'y tumatakbo, siya'y duguan, nadapa, broken ang kanyang leg, na stumble, hurt, blood, badly bruised, beaten, duguan, ika-ika. Okay? At siya ang pinakahuling pumasok sa stadium. At doon sa stadium, meron 7,000 tao na nanonood na naghihintay. It was 7 o'clock in the evening. It was already dark. And people stood up and said, wow! Tinapos niya. Then he was asked, ba't hindi ka tumigil no ikaw ay nadapa? Ba't di ka tumigil no ikaw ay nagkaroon ng pilay? Ba't di ka tumigil? Ba't di ka na-discouraged? Alam mo sinabi niya? A classic answer. My country did not send me 7,000 miles around the world to start the race, but to perform and to finish it. Okay? Mga minamahal, God gave you a life. Binigyan ka ng buhay, binigyan ka ng family, binigyan ka ng edukasyon. Ang tanong ko ito, bakit hindi mo tinapos? Bakit hanggang simula ka lang? Ba't doon naliligaw ka, ang bait-bait mo? Hi babes. Nililigawan, lahat may pasalubong. Nung nakasal na, nung nagparoon na ng I do, pag nadapa, tatanga-tanga ka eh. Bakit nung bata, pinapanganak na sa tiyan, lalabas na yung baby, lumabas yung baby, okay na. Ba't ngayon, tama mo, demonyito ka, kamote ka? Are we only good at the start? Can you have an enduring love na yung minahal mo hanggang sa dulo, mamahalin mo? Okay? Unfortunately, a lot of people get waylaid. They were never able to finish their race. They were sidetracked. They were distracted. Okay? Maraming mga tao, they have dreams but it will not be fulfilled. Hindi mangyayari. Imagine, meron kang unfulfilled dreams, meron kang unreal potentials, marami kang mga bagay sa buhay mo that you will never ever become kasi hindi mo niyakap yung kapangyarihan ng Diyos. Alam mo, sabi ni Paul, I don't want to miss my life. Okay? Imagine lahat nagsisipag, ikaw, ayaw mo, am I right? Tapos parang yung pamilya mo pa ang mayroong obligasyong buhayin ka? No. Sa family namin, lumaki mga bata. Okay? Dito, wala tayong katulong. Dito, maghuhugas ka ng plato. Dito, mag-iigbit ka. Pag hindi ka nag-iigbit, huwag kang kakain. You see? Sa bahay namin, pag hindi nagtrabaho, huwag kakain. From the time they were born, si Jeff, tsaka si Jeff, hindi kita, mahal kita Jeff, pero you have to work in my house. In my home, pag hindi ka nagtrabaho dito, huwag kang kumain. Okay? Do I love them? Yes. You have to do that. Bakit? I will teach you how to be responsible. Ano sabi ni Paul? But none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, so that I may finish my course with joy, para matapos ko yung takbuhin ko ng may kagalakan. Maraming tao tumatakbo, wala nang kagalakan. Okay? Wala na. Okay? Alam mo, as I wake up in the morning, I live with joy. Okay? Sabi ni Paul, that I might finish my race with joy. Dapat habang tumatakbo ka, yes, may pandemya, yes, may pagkukulang, yes, nakakatakot, yes, meron ng mga bagay na hindi mo maintindihan, pero you have to run your race with joy. Masaya ka ba? Magalaking ka ba?
Pag hindi sinagot ng Panginoon yung promotion mo, pag hindi binigay yung kontrata, pag hindi nagbayad yung kliyente, do you still have joy? Do you still run your race with joy? Di ba? We need to wake up and say, Lord, I'm gonna live my life with joy today. Napakaraming reason for us to be grouchy. Napakaraming reason for us to be discouraged. Napakaraming stresses every day. Health problems. But listen, pwedeng ipatranscend ng Diyos yung joy sa atin. Okay? At sabi ng John 15:11, if you will please, okay? Ano sabi ng John 15:11? Okay? Tingnan mo sabi ng Word of God. Okay? John 15:11, napakandang talata rito, okay? Sabi niya, "These things have I spoken unto you." Itong salita na to, sinabi ko, "That my joy remain in you and that your joy might be full." Gusto niya yung kagalakan mo lubos. Okay? Hindi sa umaga lang. Hindi hanggang tanghali lang. Okay? At ito'y sinabi ko upang ang kagalakan ng Diyos ay nasa iyo. My joy, joy of God should be in you. Okay? Dapat nando doon. At ang joy, bunga ng banal na Espiritu. Ano sabi ng Galatians 5.22? Tignan mo. Galatians 5.22, okay? But the fruit of the Spirit is love, joy. Meaning, pag sinabing fruit of the Spirit, lumalakad ka ng ayon sa Espiritu ng Diyos. Ano yung Espiritu ng tao? Pag may nag-asar sa'yo, asarin mo rin. Pag may nagdabog, magdabog ka rin. Okay? Pagka lumalakad ka sa Espiritu, you have reason to be angry, you have reason to be rude, you have reason na magmura, magyabang, you have reason na mag-away, pero sinabi mo, hindi, hindi. Meron akong karapatan, pero I yield. Bakit? Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan. So kung nayayamot ka, hindi ka lumalakad sa Espiritu. Kung nayayamot ka at nainis ka, hindi ang banal na Espiritu nagkukontrol sa iyo. Sarili. Tama? Sarili. Okay? So, ng Panginoon, dapat every morning, Lord, can I live my life with joy today? Okay? To pray is to change. Every morning, you have to pray, Lord, tulungan mo po ako. Sabi mo, Lord, napakabuti ng biyaya mo. Okay? You have provided a path na dapat ako lumakad. What causes you to be discouraged? What causes you to lose your joy? Okay? Sabi ng Panginoon, so that I might finish my course with joy. So habang tumatakbo ka, habang nag-aaral ka, habang namamalay ka, habang nag-iintay ka ng sasakyan, dapat may kagalakan. Kasi nandun ang banal na Espiritu. Okay? Ando doon, gagawa. You see? Kanya nga sabi ko sa inyo, ito si Paul. Okay, sabi niya, that I might finish my course with joy. Sa kahuli-huling hibla ng buhay niya. Okay? Sabi ng 2 Timothy 4:7, I have fought a good fight. Dumaban ako. I have finished my course. I have kept the faith. Tignan mo ha, tinapos niya nang hindi siya nagbago ng pananampalataya. Tinapos niya na King James pa rin ang Bible niya. Tinapos niya na hindi naging mahalay ang buhay niya. Tinapos niya, yun pa rin ang family niya. Tinapos niya, yun pa rin ang prayer life niya. Gumanda pa. Tinapos niya, yun pa rin ang kanyang intensity at passion. Pagdating sa Panginoon, hindi siya nagmaliw. Hindi siya nagkaroon ng panlulupaypay. Maraming reason para manlupaypay. Maraming reason para tumalikod. Pero hindi. Ano sabi niya? I fought a good fight. Okay? Kagabi, pagkatapos ko mag-preach doon sa 13, okay? Sabi niya, Pastor, di kami naganda ng pag-cancel ko. I'm fine. It's just okay. I'm not here for the food. Then, yun, nag-usap lang kami. Sabi ko, this is the first time I'm gonna eat today. Bakit? Eh, di ba sinabi ko sa yung mga staff ko nasa Kalatagan, dapat nandudun ako, okay? Kanya lang, nagbago tayo ng schedule kasi hindi po pwede. Kanya hindi na na-adjust ni Harriet. Okay? So, hindi na ako sumama. Eh yung pamilya ko naman, si Ellen tsaka si Jeff, nag-date naman sila. So ako lang naiwan. So hindi na ako kumain. This is my first meal. And what time is that? 8 o'clock. Okay? Habang kumakain kami, sabi niya, Pastor, baka makalimutan ko ha. Ito yung love ko sa'yo. Pambira ang kapal. Sabi ko, ayos ha. Sabi ko, ma, daming kong love gift. Tinignan ni Pastor Fajardo kasi dumaan pa kami kay Pastor Fajardo. Pagtingin niya, tigbe 20 pesos. Niya makapal. Sabi niya, ba't tinanggap mo pa? Tinanggap ko? Bakit? I-offering ko. Bakit?
Eh, galing sa kanya, di dumalan sa akin, ibibigay ko sa offering. Bakit? I will honor God with that. You see? Pagdaan namin kay Pastor, siguro mga 11 o'clock na kami na umuwi. You see? Now, why? Why did we pass? Sabi ko, tayo nandito ako sa 13, daanan na kita. O, di sige. Ando si Pastor, si Ninang, kwentuhan lang kami, pati si Moreng, you see? And we have wonderful time. Okay? Sabi ko, Tay, you're 70 years old. Hindi ko gusto yung nakikita ko sa'yo, health-wise, kasi namamanas ang paa mo. Baka meron kang problema. Sabi niya, magpapacheck up talaga ako. Magpacheck up ka. Kasi hindi pang maganda, okay, tingin mo ha, sinimula mo Pasay, Garahe, Limited, ngayon look what Pasay is. Sinimula mo GTBA, okay? Tingin mo ang GTBA, ang namamahala administrator dating estudyante, ang principal dating estudyante, okay? Can you just imagine? You are running the race and you're fighting a good fight. Tapos, hindi ka nag-iingat sa pagkain mo. Eh kasi yan, Pastor, eh, sabi ko, bawal na asin sa'yo. Okay? Tamo, manas na paa mo. It's not good. Okay? Hindi maganda yan. Nagmamanas ka. Sabi ko, namatay na si Pinoy, wala nang tutubo sa'yo. Sabi ko, alam mo ba na si Pinoy, sabi nung katulong niya, sa gwardiya, sabi niya, to, punta mo si sir. Kasi pinato ko siya kagabi, yun ang posisyon niya. Ngayong umaga, yun pa rin ang posisyon niya. Nasa lazy boy pa rin siya. Baka, tapos hindi siya nagalaw. Pinuntahan, ayun nga. Gabi pa lang, patay na pala. Hindi na pinakita yung bangkay. You know why? Hindi mo magugustuhan eh. Kanya kin remate. Immediately, why? He was suffering from renal, sabi renal, tapos at saka yung tinatawag na may heart failure. Eh last year sabi ni Almendras, sir, sasabihin ko na to sir ha. Last year po, sabi niya ganon. Hindi ko masabi to sa inyo kasi sabi niya huwag sabihin eh. Inoperahan sa likod dyan. Hindi naman major, minor lang. Sinaksakan ng anesthesia. Nag-flatline. Ganon na ho katribli ang kanyang sakit. Ibig sabihin, hindi na nagre-respond yung katawan. Sabi ko, Tay, that was 61 years old. You're 70. Okay? You're 70. Sabi niya, alam mo, bala ko nga bumili rin ng motor eh. Yan ang sinasabi ko eh. Oh. Pero tatlong gulong ha? O di sige, hanap tayo. Sabi ko, Marlin, hanap tayo. Okay? Pero hindi ako papayag nang hindi ka malusog. Okay? Hindi ako papayag na hindi nawala yung manas mo. Hindi ako papayag pag hindi ka naging maingat sa pagkain mo. Sabi ni Nang, bakit pumapayag ka no? Nang remember, the carrot and the stick. How big is the carrot? How long is the stick? Okay? Di pag gusto niya, hahabulin niya nang hahabulin. O, hindi ka makakaroon ng motor nang hindi ka malusog. Kailangan malusog ka. Kailangan palitan mo yung lifestyle mo. Okay? Sabi ni ano, eh hindi naman ako kumakain, Tay. Parahil ide-deny mo yan. Pero hindi pwedeng magtago yung pamamanas ng paa mo. Okay? May kinain ka. Manas eh. Sige, sabi ko, ito ang mga motor na tatlo ang gulong. Okay? Yan. Okay? Tricycle. Okay? Yan. Yan ba gusto mo? Ayoko niyan. O di sige, ito naman, pinakita ko. O sige, pero hindi ka pwedeng magkaroon yan nang hindi ka malusog. Okay? Kasi mapapahama ka. Okay? Sabi ko, meron isang mama, matanda na, iika-ika siya. Nagda-drive siya ng ano, ito yung nangyari sa Angono Rizal. Merong batang tumakbo sa gilid na hindi niya nakita. Nasa gasaan, patay. Tay, hindi ka na dapat at your age ha. Kasi nawiwindang ka eh. Dapat merong kang kasunod. Hindi ganito. No, tay, no. You see the carrot, the stick, the more you go to your goal, the more you should work hard for that. 70 ka na. Maganda na tong ministry mo. Tanong ko sa iyo. Will you finish the race with joy? Will you fight a good fight of faith? Will you keep the faith? Sabi ko, Tay, binigay mo sa akin ng Church 96. Hindi ko nga alam kung ako tinawag. Sabi mo lang, maiwan ako. Pero look what happened to Pasay. Binigay mo sa amin ng GTBA. Okay? Now look what happened to GTBA.
We never change. We follow the manual. We never change your doctrine. We stayed with that. Kaya dapat tapusin mo yung takbuhin mo. At ito rin gusto kong sabihin sa inyo. Nagsimula ka sa Diyos, magtapos ka sa Diyos. Nagsimula kang humble, magtapos ka sa pagiging humble. Nagsimula kang mag-serve, huwag ka na pag nagkaroon ka ng promotion, nagkaroon ka ng trabaho, ng negosyo, hindi ka na mautusan. Huwag mong gagawin yan. You have to finish your course with grace, with patience, with humility. Imagine, why would I tire myself? Pagod na ako kahapon eh. You see? Sabi ni Ellen, oh, pagdating mo, ito iinumin mo ha? Andiyan dyan na? Yes. Oh, pagod na ako. You see? Malayo ang 13. Okay? Pero ba't dadaanan ko siya? Nagsimula ako sa kanya, magtatapos ako sa kanya. Wala akong iniwang relasyon, ako ang iniiwan. Okay? Ako ang kailangan pero iba ang mahal. I started serving, I'm gonna end serving. I started na inutusan, I will end up na ganun pa rin ako. Why? Just like Paul. Okay? Tanong ko sa iyo, pwede bang sabihin sa sarili mo yan? I have finished the race. I have fought a good fight. I have kept the faith. Okay? Hindi ba dapat sasabihin mo, Lord, I want to make my life count. I want to be in the winner's box. I want to stand before you and say, God, I have performed what you asked me to do. I have kept the faith. Sinabi ko sa inyo last Sunday, okay? Anong rules of performing and finishing a race? Unang-una, we must remove the distraction. Distracted ka, okay? Lahat tayo meron takbuhin, pero nadidistract ka. Ano sabi ng Hebrews 12:1, okay? Kaya't yamang nakukupob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi natin ng walang liwag ang bawat pasan. Lahat tayo may pasan. Yung pagkakasalang pumipigil sa iyo, okay? Yung nagpapabagal, takbuhin natin ang may pagtitiis ang takbuhing ibinigay sa atin. Okay? May takbuhin tayo. Pag hindi mo tinakbo yung takbuhin mo, sino tatakbo niyan? Sino magpapatuloy niyan? Nobody can do that kind of being a father and a mom to your son except you. Nobody can perform that being a husband and a wife to your husband or to your wife except you. Pag hindi mo ginawa yan, sino gagawa? Okay? We have a race to run na may pagtitiis. Huwag mong hayaang madistract ka. Okay? Ano sinabi ko sa inyo? Nadidistract ka sa opinion ng ibang tao. Nadidistract ka sa pagnanais na magkaroon ng maraming bagay. Nadidistract ka na ikaw ay umaman. Why would you buy things that you don't need? Para makapagsabi lang na meron ka? You buy things you don't need to impress people you don't like and you borrow money from people na loan shark para makapagsabing mayaman ako? Mali! Can you not be happy with what you have? Hindi ba pwedeng simple lang? A hobby can destruct you. The wrong kind of friends can destruct you. Your past can destruct you. Okay? Yung nakalipas mo. Lahat tayo may guilt. Lahat tayo may palpak. Lahat tayo may mali. Lahat tayo may pagkukulang. Am I right? At yung guilt, ito yung mga nagawa mo and you still feel bad. And you have never forgiven yourself. Lord, I'm sorry. I'll be a better father. I'll be a better mom. I'll be a better son. I'll be a better daughter. I'll be a better child of God. Ano pa? Resentment. Ito yung mga galit at bitterness mo, okay? Na ginagawa mo sa ibang mga tao, okay? Halika rito, J-Lord. Halika. You know what unforgiveness and resentment does?
lumakas ang hangin, binalugbog ang bahay, hindi nagiba kasi nakatayo sa rack. Verse 26, narito rin ang isang tao na nakikinig, dumadalo sa church, nagtatake notes, pero hindi ginagawa. Pasok dito, labas dyan. Okay? Magsisimba, dala Bible, pero pagdating ng Lunes, ugaling mundo. Okay? Nainom, ng bababae, nagsusugal, nagsisigarilyo, palamura, hindi nagpapatawad. Tama? Hindi ginagawa eh. Siya ay halintulad ko sa isang mangmang na tao na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhangin. Verse number 27, at dumating ang ulan, dumating ang baha, dumating ang malakas na hangin, at binugbog, at ito'y bumagsak, at dakila ang pagbagsak. You know what I'm saying? Pareho kayong magtatayo. Kanya lang, maliban ang Diyos ang nagtayo. Am I right? Maliban na sa Diyos ka tumayo, wasak yan. You know what I'm saying? Hindi tayo mananalo. Kanya, piliin mo ang reason. Bakit ako mag-aaral ng maigi? Bakit ako magtatrabaho? Bakit ako magsisikap na yung family ko maging maganda? Hindi dahil para magyabang. Hindi para ipakita ang mas magaling ka o no. Dahil sa Panginoon. You see? Kasi pag hindi ang Diyos, magtatayo ka. Pero may darating na baha, may darating na hangin, may darating na malakas na bagyo. Mawawasak yan. And great was the fall of it. Talo ka! In the end, how can you run the race with patience? Tama? Lahat matitest. Lahat. Okay? We have to establish our value system according to the Word of God. Kanya sinabi ko nga sa inyo sa talata, at narito, hinahalintulad ko ang isang tao na nagtayo ng bahay. Ano sabi niya? Yung nakikinig at ginagawa. Nakinig, dumalo, ginawa. Siya isang matalinong tao na nagtayo ng bahay sa bato. Okay? Dumating ang bagyo, sabi ng verse number 25. Dumating ang baha, dumating ang malakas na hangin, pero hindi nasira, hindi nagiba. Am I right? Bakit ngayon your life is falling apart? Bakit ngayon your future is falling apart? Bakit? Baka hindi ang Diyos ang dahilan. Pag ang Diyos ang dahilan, madadapa ka, mayroong malakas na hangin, may malakas na baha, may malakas na bagyo, pero tatayo ka pa rin. You will still run the race with patience. You will still have joy. Pero kapag ka ikaw, nakikinig ka, hindi mo kinakapit, tumatagal ka sa church, nagkakaedad ka, 25 years na po kung nasa faith, pero ba't ganyan ka pa rin? Nakatali pa rin yung kamay ng pinatawad mo. Sabi mo, pinatawad na. Ba't inis ka pa rin? Ba't galit pa rin? Anon pa rin ang pain? We need to establish our value system ayon sa Word of God at sa prinsipyo. We have to identify ano ba yung strength ko? Ano ba yung shape? Pag sinabing shape, spiritual gift, heart, ability, personality, and experiences. Ano yan? Dapat ang life mission mo nakabase sa Word of God. Ano sabi ng Bible? Pagka ikaw nagtayo ka, nakinig ka sa Word of God at kinapit mo, matalino ka. We need to set some goals. Okay? Then we need to organize our schedule around that and building the relationship that we need to supplement and to support your life mission. Mahirap po yan. Okay? Kasi pipiliin mo, dahil may goal ka, dapat pipiliin mo, sino ang coach ko? Who will mentor me? Okay? Who will be my inspiration? Who inspire you to be a good father? Who inspire you to be the best mom? Who inspire you to be the best employee? The best son? The best daughter? Sino nag-i-inspire sa'yo? You see? Sabi mo, Pastor Fardo, you know what, David Wood? Yeah. 84 years old. He's one of my model when it comes to health. Bakit? Every year, tumatakbo to ng 10 kilometers. Marathon. 3 times. When I was in my downside, tumawag sa akin yan. Joey, are you available? I'm always available. I have no place to go. Can you join me at Albuquerque?
Well, I love to, but no, I'll send you the ticket. Bring Ellen with you. Okay. Somebody will pick you up at the airport and bring you at Albuquerque, New Mexico. Fine. All my bags are packed. We're ready to go. Umalis kami. Pagdating doon, kamote. Gigising na alas 4 ng umaga. Where are we going? We're gonna run. Okay. Run. We have a meeting at 5 o'clock in the morning. Meeting. We have to do this. You see? 84 years old. He was the first one I saw. 1 meal a day. Sabi ko, if you get hungry, what do? I just eat nuts. Pero yung nuts niya, almond, hindi mani na binaon, moreng, na isang garapon, papunta ng Baguio, isang garapon para magising. Ano nangyari? E di may gout, di ba? Maga ang tuhod, maga ang paa. Bakit? Peanut yun eh. May kilala kang ganun, Wilson? Maga yung paa? Ha? Kasi inubos yung isang garapon, di ba? Isang garapon. Kanya ako, pag nakakita ko ng peanuts, pinamimigay ko, bigay mo kay Dante yan, baka kailangan. Ay, nabanggit. Kasi nakita ko, pag kumain ako ng mani, tatamaan ng tuhod. Una niyan, paa, tuhod, balikat, ulo, at sakit. Di inalis ko lahat ng mani. Nakakatempe. Eh kami, pag nakakita ng mani, alam mo yung isang ganyan, gaganunin na nga. Hanggang mamaya, ubos na. Pag naubos mo na, mami, ang konti, iika-ika ka na. Sino may kasalanan? Ako. Bakit? Tangay. Alam mo nang meron kang gout, alam mo nang sasakit, kinain mo pa! Ang sabi ko, sige, may pangibigay mo na yung akin na, pero pamimigay ko, balik kay Dante, dalik kay Dante. Si Dante naman, kain ang kain, ano nangyari? Ayun. Namaga ang paa. Iika-ika. Si Moring naman, panay ang buyo. Sige, kainin mo lang yan para magising ka. Pag may kaibigan ka gaya ni Moreng, hindi mo na kailangan ng kaaway. Ibubuyo ka. Okay? Now, kidding aside, I saw in David Wood's life a disciplined life. A healthy lifestyle. Tanong ko sa iyo, who inspires you? Okay? Sino nag-inspire sa iyo? You need relationships. You need models that will inspire. You need somebody that you can touch. Somebody that you can say. Somebody you saw. Hindi perfect, nadadapa, bruised, blooded, pero tumatayo. You need somebody na nakamali, pero napakumbaba. You need somebody that said, I messed up, I gonna make up my life, and I'm gonna run my race. Ika-ika, blooded, bruised, pero nagpapatuloy. Sino tinitignan mo? Sino nilalapitan mo? I don't know why you do what you do. Okay? Hindi ko alam. Pag hindi mo alam why you do what you do, you're not going to finish your race. Bakit ka nagpapakabait? Bakit mo ginagalingan? The why always determines the how long in life. Bakit? Bakit ka nag-aaral ng maigi? Bakit pakakasalan mo si Harriet? Bakit? Bakit Mariel hanggang ngayon? The why always determines the how long. You know what I'm saying? Pag hindi mo alam yung why, hindi magtatagal si Ed at saka si Kate. Why are you married? You see? Pag hindi alam ni Radyo ang dahilan bakit si Lucy Lynn, maaaring hindi magtagal. Di ba? Why? The why will determine how long will you run. The reason always determines your motivation. Why are you motivated to wake up in the morning? Why are you motivated na alagaan ng anak mo? Why are you motivated na pagandahin ng family? Bakit? Bakit? Except the Lord build the house. The how long can you wait will be the determining by your reason. Kaya mo magtiis?
Kung di mo kayo magtiis, Franz, pag pumasok ka sa PNPA, first year mo pa lang, titiklop ka na. Kasi mahihirapan ka doon. Okay? Pero kung dahilan mo, kanya magpupulis ka, hindi dahil sa nakita mo tatay mo, nakita mo lolo mo, kundi alam mong yun ang takbuhin mo, kaya mong tiisin ang tatlo o apat na taon sa PNPA at lalabas kang buo, you will fight a good fight, you will finish your course, you will keep the faith, hindi ka magbabago kasi alam mo ang reason why you're there. Pag hindi mo alam, bibigay ka. Titiklop ka. Kanya maraming matanga tao, discouraged, depressed. Bakit? They have no reason for living. O ba't nalungkot ka? Wala na misis ko. Misis mo lang nawala. O, ba't di ako makain? Iniwan ako eh. Ba't dala niya pagkain? Ganon, ganon lang. May bagyo. May ulan. May hangin, may baha. Pero pagka ang Diyos ang pundasyon mo, hindi ka magigiba. Matatapos mo yan. Am I right? Yes, masasaktan ka. Yes, mula na ibang tao. Pero tatakbo ka pa rin. Bakit? You know the reason. Except the Lord build the house. Huwag ka mag-aasawa kasi crush mo lang. Huwag ka mag-aasawa kasi, Miss Ino, lalaki puso niyan. Tamarang maramil. May mga babae lumalaki ang puso, nakala mo buntis, hindi naman pala. Uy, buntis ka na. Hindi, menopausal na ako eh. Ay, kala ko buntis. Okay? May lalaki ang tigas, mami ang konti, ganun na. Bakit? Matanda na eh. Pag hindi mo alam ang reason, bibitaw mo yan. Hindi na ikaw ang love ko, pangit ka na. Bakit? Maganda ka ba? Ayos ko. Yung gigising ka sa umaga, magtatrabaho ka, uuwi ka sa bahay, manonood ka lang ng Netflix, matutulog ka, at sasabi mo, why am I doing this? Bakit mo ginagawa ang ginagawa mo? If you have no reason, if you have no meaning, if you have no purpose in life, if you just want to get ahead and you don't know that there is more to this life, bibigay ka, hindi mo matatapos, you will be sidetracked, you will be mawawarat ka. Okay? You're going to give up. You're going to be discouraged. Makukwit ka. And you will not make it to the end. Di ba kinakanta natin? Di ba? Don't quit. Am I right? When things go wrong, as they sometimes will, when the road you're trudging seems all uphill, when the funds are low and the debts are high, and you want to smile, but you have to sigh. Ano sabi mo? I will not quit. Yes, masakit. Yes, nahihirapan ako. Yes, may struggle. May bagyo, may hangin. Pero dahil ang Diyos ang dahilan ko, magpapatuloy ako. Ngayong July at August, may mga tatay at mga nanay, sasabihin, nak, wag mo na mag-aral. Pangit negosyo. Hindi maganda. Tanggal si tatay sa trabaho. Hindi mo napansin pag nawalan ng trabaho, ang init ng ulo. Tama? What is your reason? Why are you doing things? Ano sabi ni Paul? 1 Corinthians 9:23. And this I do for the gospel's sake, that I might be partaker thereof with you. Ano sabi niya? Gagalingan ko for the gospel's sake. Babangon ako para may masave. Gagalingan ko. Ikaw anong dahilan mo? Why are you waking up? Why are you working? Why are you becoming a better son, a better daughter, a better husband, a better employee, a better wife? Why? Sabi ni Paul, ito ginagawa ko for the gospel's sake. Ikaw ano susunod mo? This I do for what? For what? Anong reason mo, Marvin? You see? Anong reason mo, Benji? Anong reason mo, Ringo? You see? Anong reason mo, Lucy? Anong reason mo, Robert? Anong reason mo? This I do for the gospel's sake. You know,
I'm saying? We have to remember the reason and we have to you know why we do things. You see? Kanina pagdating ko, meron akong ritual eh. Pag dumarating ako rito, una ko makikita si Beth. Mamaya, tinignan ko ba? Ba't malaki na yun nandito? Ba't wala si Johans? Okay? Saan si Johans? Tinignan ko. Wala si Johans. Alam niya, nag-text. Pastor, pag-pray mo ko. Sabi ko sa kanya, I missed you here. Bakit? Kasi pag dumarating ako, ganun lang yun eh. Sir, fist bump kami. Wala nag-fist bump sa akin. Tanong ko sa'yo, pag ikaw ba hindi umaten, mamimiss kita? If you know the reason and why you do what you do, you will have an impact in life. You know what I'm saying? You will have an impact. Do I get discouraged? Yeah, I get discouraged. Anong ginagawa mo, Pastor, pag nadi-discourage ka? Imagine, nung magkaroon ng pandemic, before pandemic, lahat ng upuan may nakaupo eh. March 15, 1521, when Magellan found, hindi pala yun. March 15, 2020, birthday ni Moreng, okay? Kaunti dumadalo. Do I get discouraged? Yeah. Kasi dapat ako po to dito eh. Kanya sinasabi ko, di ba? Pirimo, virus pa lang tumiklop ka, paano pa pag mayroong pag-uusig? Paano pa pag mayroong persecution? Tama? Baka lalong hindi ka makita. Do I get discouraged? Yes! Pag may nakakasakit sa inyo. Do I get discouraged? Yes! Pag meron kang problema sa ibang tao at hindi ka nagbabago. Do I get discouraged? Yes! Pag hindi kita nakikita ang nagbabago, I get discouraged! You see? When I preach, I don't preach for money. I preach because this is my passion. I'm gonna do my best! I'm gonna die and live for that! It's me or 100% or nothing. I see? Pag nadi-discourage ako po, when I feel like giving up, ano inaalala ko? I remember two wonderful truths. Two wonderful truths. I remember that my life mission comes from God. Inaalala ko ng pamilya ko galing sa Diyos. Ako galing sa Diyos. Yung anak ko galing sa Diyos. Yung buhay ko galing sa Diyos. Yung ministry ko galing sa Diyos. Hindi ko inimbento yan. So dahil galing sa Diyos, iingatan ko. I'll be a good steward. Yes na daba. Yeah, I get waylaid. I get sidetracked. Pero tatayo ako. Family is not man-made. You did not make family. It was assigned to you. Okay? For this cause shall a man leave his father and mother and cleave to his own wife. His own wife! Children are the heritage of the Lord. Bigay ng Diyos yan. If God gives you something to do, He will give you the power to do it. Hindi ka hihinga ng Diyos na gawin mo isang bagay na hindi kanya bibigyan ng energy, ng brain, ng intelligence na magawa mo yan. Kanya pag hindi sa Diyos yan, mapapagod ka. Wala kang utak. Hindi mo maiisip yung pinakamaganda. Bakit? Hindi sa Diyos, inimbento mo lang. Siguraduhin mo na yung family niyan galing sa Diyos. Except the Lord build the house. Siguraduhin mo lang na yung trabaho niyan binigay ng Diyos. Kasi pag galing sa Diyos yan, hindi ka mapapagod. He will give you the energy, the brain, the intelligence. Hindi mo bibigay. Hindi mo ipagpapalit. Hindi mo isusuko. Why? God will not ask you to do something that He will not give you the energy, the brain, the intelligence. Okay?
Kung bigay ng Diyos yan, dapat life mission mo yan. Ano sabi ni Paul? This I do for the gospel of Christ. Okay? It's going to end up easier kasi galing sa Diyos. Pag hindi sa Diyos yan, mapapagod ka. Tamo sabi ng 2 Corinthians 4:1. Therefore, seeing we have this ministry, ministry mo family, ministry mo anak mo, ministry mo yung trabaho mo, ministry mo yung pag-aaral mo. Ano sabi? We receive mercy, we faint not. Ano sabi ko sa inyo? You're not a student who happens to be a Baptist. You're a Baptist who happens to be a student. I show that to you. Nag-aaral kami rin sa TUP, 1982. Okay? Tagig. Wala kaming baon. Naglalakad pa uwi. Pero sabi ko, pastor, ako na magba-Bible study sa TUP. Ginawa ko ministry. Hindi ako estudyante na nag-aaral lang. Ako'y manggagawa ng Diyos. Ministry ko to. Gagalingan ko. Anong nangyari? Ba na same? Bit-bit ko mga bisita ko. Andyan sina Orly, andyan sina Matet, andyan sina Anastoke, andyan sina Granada, andyan sina Gil Ganelo. Ang dami namin. Jesus Jerusalem, Giren Ginsataw, people are coming. Why? Ministry. Pag ministry, ano sabi? Therefore, we have this ministry. We receive mercy. We faint not. Bakit ka napapagod sa asawa mo? Bakit ka napapagod sa trabaho? Bakit ka napapagod sa ministry mo? Baka wala kang kahabagan kasi inimbento mo lang. Pakitan tao ka eh. Pabibo. Mali. Total, nandiyan ka na. Baguhin mo na dahilan. Lord, ikaw na to, hindi na ako. Sinausaw mo na eh. Remember what I told you? Nabasa na pa mo. Tuloy mo na. Nabasa na tuod mo. Tuloy mo na. Nasabi mo, tumuloy ka na. Ikapit, Lord, ikaw na to, hindi na ako. Pag ang tubig hanggang din eh, more of you, less of God. Pag ang tubig hanggang din eh, less of you, less of God. Pag ang tubig hanggang din eh, less of you, more of God. Pag ang tubig hanggang dito, no more of you, it's all of God. Sino nakikita sa family mo? Ikaw. Sino nakikita sa trabaho mo? Ikaw. Sino nakikita sa pagpapalaki mo? Ikaw. Nasaan ang Panginoon? Except the Lord build the house. Lord, tumbis ito sa iyo to. Okay? Partner kita. Ano man na mangyari ito, may bahagi ka. Kasi, therefore, we receive, seeing we have this ministry, we receive mercy, we faint not. Tignan mo na meron kang ministry. Hindi ministry, ministry. Okay? Pag may ministry ka, galing sa Diyos, hindi ka mapapagod kasi bibigyan ka ng kahabagan. You're not an employee who happens to be a Baptist. No, I became a Baptist who happens to be an employee. My being a Baptist, inuuna ko yan. Witness dito, witness doon. Punta rito, punta doon. Bakit? Ministry. Do I get tired? Sabi ko kay Moring, naalala mo? Finish ko to mensahe to 1996 sa church. Imagine 2021 na. Yung pa rin ang effect. Bakit? Ministry. Hindi nawawala ng kapangyarihan ng Word of God. You see? Hindi nawawala. Ministry. Pag hindi mo ginawang ministry ang pamilya mo, Eugene, bibigay ka. Pag hindi mo ginawang ministry ang negosyo mo, Bonnie, you will faint. Pag hindi mo ginawang ministry ang pagiging dentista mo, you will faint. You see? Ikaw nga nasa ministry na, tamad-tamad mo pa. Hahanapin ka, tayo ka ng tayo. Hindi ka naman dapat tumayo. O nandito nga, tulog ka naman ng tulog. Tapos aangal ka, ba't ganyan buhay mo? We receive mercy. We faint not. I have been here for 38 years. I have been driving for Pastor Fardo for 38 years. You see? And then here is Pastor Benny. Here is Ma'am Pepat. Sabi niya, oh, sa'yo lang to, mapapakasya sa iba ha. Sige po. I'll drive for you. I'll be there. I'll help you. Pagkatapos ng pagiging pulis mo, Ronald, ano magiging ministry mo?
Mapapagod ka. Am I right? Arlene, if you will not have a ministry, Ruby, you will faint. Wala kang kahabagan. Aldrich. Therefore, seeing this, we have a ministry, we receive mercy. Gutang. We faint not. Bakit nag-donorize ka? Bakit gusto mong lumusog? Para masabi mong, uyo, tamo, I'm old pero I'm good. Mapapagod ka. You will not receive mercy. Mapapagod ka. Mahihirapan ka umunawa. Kanya itrat mo, Lord, itong pamilya ko, ministry to. You will build this through me. Itong pagtatrabaho ko, ministry to, you gonna bless this company through me. Di ba napakaganda na kung saan kadalin po nagpapala? You see? Imagine, remember I told you? Nilagay ko sa front, back line. Lahat ng mga issues sa assembly, nagawa. Kanya lang sa trabaho, last in, first out. Yung huli pumasok, pag nagtanggalan, ikaw unang tatanggalin. I was a victim of that. Okay. Then there was a Wednesday night, I was praying. Lord, I need a job. I need something that I could honor you and glorify you. About Wednesday night, nandun si Benjo sa church sa 2020. Good evening po, andyan si Joey. Sino po sila? Sabi mo si Benjo Antonio. Sige po, andito po sa loob. O Joe, ba't nandito ka? Alam naman namin, pag Miyerkules, nasa church ka. Okay, what? What about? Pinapataw ka ni Sir Butch at ni Sir Romy. Bakit daw? Yung nangyari, pumalpak ako eh. Okay, asan sila? Asa Intel, naghihinuman. Sabi ko, kamote ito mga to. Sabi ko, Sir, good evening. How can I help? Joey, tinanggal namin si Benjo eh. Oh, pero ipapalit ka namin dahil gusto namin may kapalit. Palit ulo. Eh, saan ako, Sir? Frontline. Sir, I know pneumatics, I know hydraulics, pero frontline, wala akong alam dyan. Titrain ka namin. Okay na yun. And then, dahil sa frontline ka, mas mataas ang sweldo mo. Okay. Pero sir, ha, alam na namin, hindi ka pwede ng 2 to 10. Alam namin, hindi ka pwede ng Linggo. Alam namin. Na sinabi na ni Benjo, tanong ko sa iyo, sa trabaho ba alam nila na save ka? Alam nila kung saan ka hanapin? Uy, gantong oras, ando doon yan sa beer house, tapuntahan, makikita mo yan. Ando, nanggugulo na naman yan. Ando doon yan sa kanto, kumakanta sa may joke. Oh, magti-tiktok-tiktok yan, gantong oras. Do your colleagues know that Jesus is your Savior? Iningatan ko yung testimony ko. Kanya nung mag-resign ako, 1987, 34 years ago, they don't want me to be out. Joey, we cannot allow you to be out. You're the only person that works at frontline facilities and backline. You did as well. Sabi ko, sir, my pastor put up a school. How much is your pastor paying you? None. What? No money involved? Nothing. Gratis et amore. Pro bono. Why are you doing that? You're wasting your life. No, sir, I'm not wasting my life. I choose this life. Sabi ng nanay ko, wala kang pag-ibig! Meron po, nay. Mahal ko po ang Panginoon. Sa susunod, maintindihan nyo yan. Lahat ng kantsaw inabot ko. Seeing this ministry, we have received mercy. We faint not. 34 years as a staff. 36 years as a believer and a member. 30 years, I've been serving God. Do I slack? No. I'm still getting better. Bakit? May mercy. You see? Ferry, what if something happens to Noriel? Sana wag. Am I right? What if happens? Birthday pa naman niya ngayon. Paano pag may nangyari? Na-aksidente sa pinagtatrabahuhan niya. At hindi na siya makakalakad ng normal. Paano mo haharapin? Paano pag may ginalawan Diyos sa iyo? Ano sabi niya?
Seeing we have this ministry, we receive mercy. Ano sabi ng Lamentations 3? Okay? 3 verse number 20, I think it was. Ano sabi ng Lamentations 3:20? Okay? My soul hath them in remembrance and is humbled in me. Verse 21. At naalala ko sa isip ko. At ako'y nagkaroon ng pag-asa. Ano sabi sa verse 22? Dahil sa kahabagan ng Diyos, we are not fainting, we're not consumed. Kasi ang kanyang kahabagan ay hindi nasisira. Verse 23, ito'y laging bago tuwing umaga, dakila ang kanyang katapatan. Nakita mo kapag ka ang Diyos ang naging kapartner mo? Am I right? Nakita mo kapag ka meron kang ministry? Ginawa mong ministry ang tabaho, ginawa mong ministry ang pag-aral, ginawa mong ministry ang pagnanegosyo. Ano sabi niya? Laging bago tuwing umaga. Hindi ka mapapagod. You're not consumed. You see? God has given us this work to do so we don't become discouraged. Remember why you're doing it. Okay? Because it was assigned to you by God. Tama? Binigyan ka ng trabaho, binigyan ng asawa, binigyan ng anak. Assignment mo sa Diyos yan. You are God's workmanship, created unto good works, which God had before ordained that you should walk in them. Yan ang lalakaran mo. Okay? So hindi ka dapat manlupaypay. May anak kang nakatingin. May asawa kang umaasa. You need to not to wallow up in depression and say, hey, I don't need to be God. This is a ministry. Tatayo ako. Remember that your life mission comes from God. Pangalawa, remember and realize you're going to be rewarded someday. Isang araw, you'll be rewarded. Isang araw. Alam mo, there was a time na nagkaroon ako ng tax refund. Naalala mo yun? Pastor, may refund kayo sa tax. Bakit daw? Sumobrabayad mo sa tax. I'm paying my taxes, ha? I'm not filing, I'm paying. Sabi ko, ayos, ha? Tignan mo, ha? Kung ang gobyerno marunong mag-tax refund, ang Diyos pa kaya? Am I right? Amen? Pero mo, alam ko, wala na ako matatanggap bilang merong may tax refund ho kayo, pastor. Woo! Ganyan tanong ko lagi pagka April or May, Ferry, may tax refund ba ako? Wala po eh. Yun naman, minsan lang yun. Kung ang gobyerno walang ginawa kundi mangamkam nag-tax refund, ang Diyos pa kaya? Ano sabi ng 1 Corinthians 9:24? Hindi ba ganyo nalalaman ang mga nagsisitakbo? Sa takbuhin ay tumatanggap lang ng isang premyo? Ito yan ha. Sa laban ng, correct me ha, ng Phoenix Suns at saka anong kalaban ng Phoenix Suns? Anong kalaban ng Phoenix Suns? Clippers. Tapos laban din ng Atlanta Hawks at saka ng Memphis Grizzlies, okay? Apat yan. Apat. Isa lang magcha-champion dyan. Tama? Isa lang. Sa takbuhang marathon, maraming tatakbo. Isa lang ang mananalo. Tama? Sa The Voice, America's Got Talent, maraming kakanta, isa lang ang mananalo. Tama? Naintindihan nyo? Sa shooting, isa lang ang mananalo. Tama? Ano sabi ng Diyos? Verse 24, hindi nyo ba alam na ang mga taong tumatakbo sa tabuan, isa lang mananalo? Isa lang. Pero sabi ng Panginoon, tumakbo ka para magkaroon ka ng premyo. Bibigyan, sa mundo, isa lang mananalo. Sa ministry, lahat panalo. You know what I'm saying? Kanya lang, bakit ka mag-obtain kung hindi naman tumatakbo si Daryl? Kung hindi naman tumatakbo si Marcelo? Kung hindi naman tumatakbo si Fidel? Kung si Nova tumigil na, kung si Lavi tumigil na, ano sabi? Run that you may obtain. Sa mundo, isa lang ang champion. Tama? Sa nagbibilyar, isa lang ang champion. Tama? Sa boxing, isa lang ang champion. Pero sa ministry, pag tumakbo ka, panalo. Am I right? Verse 25. Ang bawat isa'y nakikipaglaban sa palaruan ay may pagpipigil sa lahat ng bagay. Sila gumagawa sa corruptible crown. Tama? Yung champion ngayon, hindi na champion bukas. Isipin mo yung mga Lakers, tama? Tuwang-tuwa sila. Tinalo ng Phoenix Suns, tama? Tinalo ng
sino ba yung magaling? Niyakap tuloy ni Lebron. Ano mo, galing ka, bilib ako sa'yo. Tama? Tinalo! Ngayon lang nagkaroon ng championship round na walang magagaling na mga, wala yung Golden State, wala yung Lakers, tama? Wala yung Spurs. Am I right? Itong apat na teams na to, way back 70s pa sila nakapasok sa finals. Ginagawa to sa corruptible crown. Pero tayo, sabi ng verse 25, tayo nasa ministry incorruptible. Ibig sabihin, yung ginagawang pagtitiis ni Nonet, yung ginagawang pagtitiis ni Tom, yung ginagawang pagtitiis nitong si Josiah, si Carlos, itong si Nelia, incorruptible. Are you following me? Hindi masisira, hindi masusulot. Incorruptible. Verse 26. Kaya tumakbo ka sa ganitong paraan, hindi gaya na nagsasapalaran ng bahala na gang o maski pa paano lang, no? So fight at night, not beat at the air. Verse 27. Ngunit, I keep my body under subjection, lest by any means, when I preach, I should be cast away. Now listen. If you want to finish the race, you need to win a contest. You must deny. May aalisin ka. What we want to do is to do what God wants us to do plus everything else. Lord, ito gagawin ko. Gagawin ko yung kanya lang. Huwag mo akong alisin dito. Kailangan meron din ako nito. Walang ganun. You know what I'm saying? Naalala mo si Jacob? Nag-wrestling sila ng Diyos. Di ba? Ano sabi ni Jacob? Hindi kita pakawalan unless you bless me. Ah, nagbibigay ka ng kondisyon sa akin na pilayin kita. Pinilay! Am I right? Pinilay bakit? Nagbigay ng kondisyon. When you follow God, hindi ka magbigay. Siya magbibigay ng kondisyon. Hindi pwede sabihin ni Jessa, Lord, susunod ako siya, pero alisin mo yung fats ko. Huwag mo isama. O kaya papayatin mo ako. O kaya naman, okay na ako, pero patabay mo si Richelle. Para mukhang payat ako pagkatabi ko siya. We want to do what God wants plus everything the world offers. No, sabi ni Diyos, no. If you're going to win the race, you've got to go through some discipline, some self-denial. May tatanggihan ka. May aalisin ka. Okay? You don't have time for everything. If you're going to perform and to do His ministry, your family, your life, it means meron kang aalisin. Meron kang ika-cut off. Okay? Gagawin natin to because of the reward. Pwede kang magkaroon ng maraming reward. Today you're a hero, tomorrow you're zero. You don't live for earthly rewards. You don't live for the applause of men. You don't live for the acclaim at papuri ng tao. Kasi ngayon nahangaan ka, bukas tatapon ka. Okay? Ano yung motivation na dapat meron ka? Unang-una, merong internal motivation. Ano yung internal motivation? Okay? Gagalingan ko para matuwa nanay ko. Gagalingan ko para mampasalamat yung anak ko. Pero mong tagod-tagod ako, di pa nagpapasalamat. You're trying to please an unpleasable parent, an unpleasable children, an unpleasable in-laws. You're trying to please your wife or your husband. You're trying to overcome some feeling of inferiority. Alam mo, pride issue yun eh. Okay? Gagalingan ko para ito ako. Internal motivation. Ano pa? External motivation. Ano to? The carrot and the stick. Pagka yung donkey gutom, merong carrot, nakatali sa stick, hahabulin niya. Okay? External yun. Pag nabot ko to, meron akong to. External. Okay? Nakuha ko yung trophy. Nakuha ko yung grade. And then what? What? Wala rin. Dapat internal motivation. Huwag internal. Huwag external. Dapat internal. Ano yung internal? Okay? Yung sinasabi mo, gagalingan ko para sa Panginoon. Ano sabi ng Colossians 3:1? Kayo nga'y muling binuhay ng kalakip ni Kristo. Hanapin nyo yung mga bagay na sa taas kung saan nakaupo ang ating Panginoon sa kanang luklukan ng Diyos. Okay? Verse number 2. Okay?
Ilabak nyo ang inyong pag-iisip sa bagay na nasa itaas. Set your affections on things above. Okay? Habang namumuhay ka, Lord, ginagawa ko to kasi I would like to please you. Verse 17, ano man ang gawin mo? Sa gawa at sa salita, gawin mo sa pangalan ng Panginoon. Okay? Kanya sabi ng verse number 18, mga asawang babae, magpasakop kayo sa inyong asawang lalaki sapagkat ito'y sakma at ayon sa Diyos. Verse number 19, mga asawa, mahalin niyo asawa niyo babae at hindi kayo dapat bitter at hindi kayo dapat nag-harbor ng galit sa kanila. Verse number 20, children, obey your parents in all things. Kasi tama yan eh. Verse 21, mga tatay, huwag niyong galitin ang anak niyo, baka ma-discourage ang anak niyo. Verse 22, mga anak, mga tao, nagdaglilingkod, sa lahat ng bagay, sundin niyo mga boss niyo, hindi sa pakitan tao, kundi sa isang puso, may takot sa Diyos. Meaning, eternal purpose. Verse 22, lahat ng gagawin mo, gawin mo ng buong puso. Kaya naglalaba ka, nagtatricycle ka, tumatawid ka, nagtatatad ka. Okay? Nagtitinda ka, gawin mo ng buong puso. Bakit? Verse 24, nalalaman mo na sa Diyos tatanggap ka ng gantimpala, may inheritance ka kasi nagsaserve ka kay Kristo. Ano sabi ko sa inyo? Dapat yung trabaho mo, pag-aaral mo, ministry. Okay? Ministry. Ano sabi sa verse 25? Yung gumagawa ng masama, nandudukot, hindi tama ang pagtatrabaho, tatanggap ng masama ayon sa kanyang ginawa. Kasi ang Diyos walang respeto sa tao. What does it mean? Magtatayo ka, pagkahibuhangin yan, may bagyo, may hangin, may malakas na baha, giba. Pag nagtayo ka, ang Diyos ang pundasyon, siyang dahilan ba't ka nagmi-ministry? Darating ang baha, darating ang alon, tayo ka pa rin. Babes, bakit ka bumabangon? Am I right? Do you still run your race with joy? Hindi internal. Selfish yan eh. Hindi external. Baka hindi mo mabot. Okay? If you're going to finish your race at umabot ka ng finish with joy, kailangan mo ng eternal motivation. Okay? You keep your eyes on the goal in heaven. Gagalingin ko para sa Diyos. I will serve God. Huwag mong i-build up yung buhay mo around just here and now. Dapat meron ka eternal perspective. Gusto ko, pagdating ko sa dulo, naluwalhatin at masasabi ko, I have finished my course. I have fought a good fight. I have kept the faith. May eternal perspective ka. Pag nadi-discourage ka, tignan mo, bakit ako bumabangon? Ba't ko ginagalingan? Bakit ko inaayos? Bakit? Naka-focus ka sa purpose, not on problem. May bagyo, may hangin, may baha. Pero pag ang Diyos ang dahilan, panalo. Madadapa, maduduguan, malulugi, pero tatayo. May magkakamali, hihingi ng tawad. Ayusin, bakit? Purpose. The key to endurance is perspective. Ipamuhay mo yung buhay mo in the light of eternity. Hindi ako tagalupa lang. Tagalangit din ako. Kanya gagalingan ko. Ano sabi ng 1 Corinthians 9:23 ulit? This I do for the gospel's sake. Sa trabaho mo may nasa-save. Natutuwa ako, sinabi ko noong Miyerkules, tama, mag-Bible study kayo sa district. Tama yan, alagaan ang mga member. Pero huwag mong nakawan ang sarili mo na nagkaroon ka ng pagkakataon na mapag-witness ang pinakamaganda kong ginawa, yung na-witnessan ko si Malu, unsaved siya, na-witnessan ko, nadala ko sa church, Bible study ko, mula sa garahe niya, lahat na saved. Si Rudy, si Luisa, si Bembol, you know? Lahat. Bible study namin yung bahay ni Jimmy, na saved sina Danny, sina Jojo, sina Ronnie, si Doktora Amalia. Yun ang Bible study ko. Nag-soul winning ako sa school. Okay? Bible study ko yung mga bunga ko. Okay? That's the most wonderful thing.
Yung nagbunga ka, tapos yung bunga mo, inalagaan mo. Ikaw ang ginamit para tumatag, tumibay. Dahil pag may bunga ka, alagaan mo yan. Magiging maingat ka. Hindi ka tatanga-tanga, hindi ka magpapabaya. Bakit? May bunga ka eh. Lalo ko naging responsable. Pero nababa pa rin. Eh lalo kong tumayo. Bakit? May nakatingin. May sumusunod. Saan ko dadalhin yung sumusunod sa akin? Paano ko sila dadalhin? Sa dulo. Most of the people today are living as if today it all the things that matters. Now, we're going to be over there. What are you doing today will not last. Keep your eyes on the reason why you're doing it. Pag ang Diyos, alam niya sa ministry yan, tutulungan ka ng Diyos. Tutulungan ka ng Diyos sa trabaho mo, sa negosyo mo, ma-promote, makakolekta, makapag, you know what I'm saying? Magugulat ka, uy, paano nangyari to? You see? Paano nangyari to? He will give you this job to perform and He is helping you. Napakasarap na may tumutulong sa'yo. Nakita ko yan during my college days. Nakita ko yan during my working days. Nakita ko yan during my early days of being married. Ngayon, 33 years. Jeff is 32. Magiging tatay na. Jeff is almost 30 by December. We're still the same. We're still doing the same thing. We love the Bible. We pray together. We have devotions. We're getting better. The reward. Kailan matatanggap yan? Heaven. Tanong ko sa iyo, are you going to enjoy that reward for eternity? Focus on the purpose, not on your problem. You know what? Obstacles are what you see when you take your eyes off the goal. Bakit ka bumabangon? Bakit ka nagpapakaling? Bakit? Gawin mong ministry ang family mo. Gawin mong ministry ang pagtatrabaho. Gawin mong ministry ang pag-aaral. Isama mo ang Diyos. Except the Lord build the house. Okay? Huwag ka lang magpalusog. Okay? Huwag ka lang magpalakas. Kailangan magpapalakas ako para gamitin pa ako ng Diyos. Para marami pa ako maakay. This I do for the gospel's sake. You see? And this saying that we have a ministry, we receive mercy, and we faint not. Bakit ka napapagod? Hindi galing sa Diyos yan eh. Inimbento mo lang eh. Total, nandiyan ka na, pangatawanan mo na. Lord, sorry ha, hindi kita nilahok eh. Ngayon ilalahok na kita. Salamat itinama mo ko. Okay? Pwede po ba? Let's start again. This time, it's you. Ikaw na ang dahilan, hindi na ako. Hindi na internal, hindi na external. It's eternal motivation. I will serve you through this ministry, to this family, to this job, to this school. Lahat gagawin ko. Ikaw ang bida, hindi na ako. Sorry. Andiyan ka na eh, tama? Sama mo na. Dapat, you know, makita mo na during your college days, kagabi kumakain kami, si Mori ang, Basor, ito, Pastor, gusto niyo ng juice? Sabi ko, tama, Pastor Abanto. Ang galing ni Moring, di ba? Bakit? Tanggero yun eh. Ang galing pa rin niya magtagay. Ay, sinasabi ko sa iyo, Angelica, pag nakita mo si Moring magtagay, fe, parang manginginom talaga. Ang galing! Oh, sabi ko, tama, Pastor Sardo, di ba? Oo nga! Di ba nakakatawa? Mga unsaved pa kami, magkakasama kami. Ngayon, matatanda na kami. Magkakasama pa rin kami. Tanong ko sa iyo, pag pinatayo kita ngayon, pag pinatayo kita, nasaan ang bunga mo simula nung masave ka? Hanggang ngayon. Nung binata ka, nung nagkasawa ka, nung magkaanak ka, are you with me? Nasaan ang bunga mo?
Therefore, we see the ministry. We reserve mercy, we faint not. Nung makita ko to, sabi ko, Lord, gagamitin ko to. Para hindi ako mapagod. Tuloy lang ako. You know why? I focus on my goal. One day, it will be okay. It will be worth it all. One day, I'm gonna say, Lord, I finished my course. I fought a good fight. I kept the faith. Hindi nawala ang pag-ibig ko sa kaluluwa. Hindi nawala yung passion ko na mag-alaga ng kaluluwa. Hindi nawala yung pag-aalaga ko. Nadagdagan pa ngayon. Okay? Tanong ko sa iyo. Tagal ka ng Kristiyano. Yung bang bunga mo, kung hindi mo man kasama ngayon, nagpapatuloy sa Panginoon, kung saan silang simbahan nagpapatuloy. Remember the reason. Remember the reward. Bakit ka bumabangon? Bakit ka tumatayo? Anong dahilan? Except the Lord build. Dapat ang Diyos. Shall we all stand up, please? Father, we thank you. Salamat. Pagpalain mo kami, pangunahan, basbasan, kahabagan. Tulungan pong makita namin, bakit nga ba kami tumatayo? Bakit namin ginagalingan? Bakit kami nagsisikap? Lord, kung nung una mali kami at ang pundasyon namin ay buhangin, Lord, ilalagay namin ang pundasyon sa iyo. Itong family na to, ikaw ang maluluwalhati. Itong negosyo to, ikaw ang kapartner. Itong anak ko na to, ibibigay ko sa iyo. We will have and receive mercy so hindi kami mapapagod. Salamat po sa inyo. Kahabagan mo kami't pangunahan. Salamat sa inyong kabutihan. Habang nakayoko, nakapikit ang bawat isa. Will you come to the altar and say, Lord, mali po ang pundasyon ko nung una, itatama ko ngayon. O marahil, Lord, tama ang pundasyon ko. Kanya lang nakafocus ako sa problem eh, hindi sa reason. Will you come to the altar and say, Lord, help me that I will not faint. I will not be a man pleaser, but I will please God. Dito po sa altar, God bless you.